Matapos nga na makuha ng mga idol neto ni Stephen Curry ang kanyang 4th ring, pati na rin ang kanyang first finals MVP, sinabi ng kanyang teammate na si Andre Iguodala na sinolidify na daw ni Stephen Curry mga idol ang kanyang ranking bilang the greatest point guard of all time. Pero sino nga ba ang kinukonsidera na greatest point guard of all time ng maraming NBA fans, pati na rin ng mga NBA players? Yun nga mga idol ay walang iba kung hindi si Magic Johnson. Naglalaban nga daw mga idol itong si Stephen Curry at si Magic Johnson sa posisyon na yan, the GOAT point guard. At ngayon nga mga idol ay tingnan natin kung ito bang si Stephen Curry ay nasolidify na nga kanyang sarili bilang ang the greatest point guard gagaya ng sinabi ni Iggy. Well, kung titingin nga tayo mga idol sa accolades na ito ni Magic Johnson at ni Stephen Curry, lamang nga itong si Magic Johnson. Si Curry mga idol ay may 4 na championship, si MJ, Magic Johnson ay may 5. Sa All-Star appearances naman mga idol, 12 nga dyan dito kay Johnson, Stephen Curry 8 lamang, Season MVP 2 kay Curry, kay Magic 3, Finals MVP 3 parang kay Magic Johnson at 1 kay Stephen Curry, All-NBA First Team 9 nga dyan mga idol kay Magic Johnson at 4 lamang kay Stephen Curry. Kung ibabase nga lang natin dyan mga idol kung sino ang the greatest point guard of all time ay malinaw na si Magic Johnson. Pero meron ngang laban si Stephen Curry dyan mga idol. Meron ngang nagawa itong si SC30 na hindi nga nagawa ni Magic Johnson. Yun nga mga idol ang impluensya, ang impact sa laban. Alam naman natin mga idol na si Stephen Curry ang kinokonsidera na nag-iba ng basketball. Siya nga ang suspect mga idol kung bakit ngayon ang mga NBA teams ay nakafocus na sa 3-pointer. Kumbaga, Stephen Curry changed the game. Kaya naman mga idol, kung ibabase nga sa accolades, pati na rin sa impluensya, sa impact sa basketball, sino sa tingin nyo the greatest point guard of all time? Si Stephen Curry na ba or si Magic Johnson pa rin? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion. At pag-usapan na nga natin mga idol ang sinabi neto ni Richard Jefferson patungkol dito ay Kevin Durant. Ang susunod nga daw na championship kasi ni KD mga idol ang pinaka-importante na dapat niyang ipanalo. At naniniwala nga si Jefferson na kaya manalo pa ni Kevin Durant ng isa pang championship. Pagpapatunay nga lang daw ito mga idol na kaya niya kahit wala si Stephen Curry. Parang yung pagpapatunay nga ni Kobe Bryant noong taong 2009 to 2010 na kaya niyang maging champion kahit wala si Shaquille O'Neal. Yan nga raw mga idol ang dapat at kinakailangan na gawin ni KD. Patunayan na kaya niyang manalo ng championship kahit wala si Stephen Curry at ang Warriors. Pero sa tingin ko nga mga idol, kung mabibigyan nga ng team ng Brooklyn Nets ng maayos na roster itong si KD, yung maaasahan niya nga na tumulong mga idol at kung itong kanyang kapartner na si Kyrie Irving ay magiging committed sa paglalaro, ay meron talaga mga idol na chance na mag-compete nga mga idol ang team ng Brooklyn Nets sa NBA Finals at possibly manalo nga ng championship. Kaya naman mga idol, ito ang susubaybayan natin sa mga susunod na pahina ng karir ni Kevin Durant. Kaya niya bang manalo ng championship kahit nga wala ang team ng Warriors? Pero anyways nga mga idol, pag-usapan natin ang ating panghuling balita na patungkol nga dito sa team ng Los Angeles Lakers. Na-report nga ni Kevin O'Connor na interesado nga daw mga idol ang team ng Lakers kay Bradley Beal ngayong summer. I-offer nga daw itong si Russell Westbrook mga idol ang kanilang dalawang first round pick 2027 at 2029 at dadagdagan pa ng kanilang mga young player. Well mga idol, sa unang tingin ay talagang napaka-imposible nitong mangyari. Parang suntok sa buwan mga idol ang gustong gawin ng team ng Los Angeles Lakers. Bakit naman ibibigay ng Washington mga idol itong si Bradley Beal na kanilang franchise player para sa kanilang player dati na si Westbrook na tinrade nga nila pupunta dito sa Lakers? Kaya nga mga idol, kahit na mga Lakers fans ay tinawanan itong trade na ito, napaka-imposible mangyari nga daw mga idol nang nireport ng isang NBA reporter na ito. Pero hindi naman daw masama na mangarap ayon dito sa mga Lakers fans. Pero anyways nga mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming kang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!